especially for you, Jim Boy, oh, and your ex na si Jazz. Yes, Jim Boy, very consistent. Hanggang ngayon, namali ka pa rin sa blocking. Hashtag from hashtag days hanggang ngayon, tarantak pa din siya sa blocking. Eh, naka-bootsy. Nahirapan siya naman na doon. Kamusta, Jim Boy? Ayos naman ho, Meme Vice. Hello po, madlang kapuso. Yes. Hello, Jazz. Hello po. Kamusta po kayo? Mabuti. Kahulit din siya noon na pang-asawa ni Zeus, si Pauline. Opo. Yes, Meme. Kamuka. Oh. May pasulyap ka na ano dyan. Ha? May pasulyap. Parang na, ano yung feeling nung kaninang nandoon? Awkward? Kanina po, dun po talaga sa backstage, nanginginig na yung tuhod ko kanina. Bakit? Bakit nanginginig? Kasi masikip yung boots mo? Para. Naipit yung dugo. Was it the boots? Ngayon lang ba kayo ulit nagkita, Jim Boy? Opo. Yes, Kuya Pong. Ngayon lang ulit. Ngayon na lang ulit. After nung wedding after ni Zeus. Ah, nandun din siya. Yes. Kaya yung wedding ni Zeus? Nung December. December po. December last year. 4 months. Last year. Yes, ma'am. Pero nung wedding ni Zeus, kayo pa hindi na? Hindi na po. Ah, hindi na. Pero partner kayo nun? Hindi po. Pero dapat. Oh. Sino umiwas? Sino umiwas? Baka po siya. Oh, kasi ikaw yung kaibigan ni Susie. Pwede ko ikaw yung nakipag-tinimple mo. Tinawag mo. Ayoko din ako ni partner ni Jazz. Ito ba yung number? We're good friends naman po kami. Oh. Pero ni-request mo na wag na kayo mag-partner. Hindi naman. Dapat partner kayo nun. Feeling ko decision din po nila Zeus and Pao. Hindi, pero for sure, itinawak mo. Hindi ka gawin ni Zeus. Kasi okay na eh, di ba? The last thing you will do is to stress na magpapakasal. Eh, invited pa stress na magpapakasal, napaka-arte. At saka nakasulat na yun sa ano, ipasipapakay. Oo. Sa invitation. Kasi ba nangyari niyan? Kasi si Jazz ho kasi, kaibigan na rin ho kasi ni Pauline. Which is, tapos ako, kaibigan rin ni Zeus. So, sabi ko ganyan, pagpa-partnering ko ba kayong dalawa? Kung hindi man kayo mag-partner na dalawa, okay lang rin na mag-partner na lang siya ng iba at ako mag-partner na lang rin. Kaya nga. Tapos sinabi mo kayo, so wag na lang, tol. Hindi naman po. Oh, pero Jim Boy, doon sa wedding, nag-usap ba kayo ni Jazz? Yes po. Yes. Kasi parang tropa na rin naman kami. Yes. Good friends talaga. Nag-uusap sila, pero usapan nila, doon ka nga. Ilang years na ba kayong magkahiwalay? From 2022 po eh. So, siguro mga 2 years. 2 years na kayong hiwalay. Tapos totally, walang communication. Pag magkakasama po. Ah, kasi sa your circle. Yes po. Pero magkakasama kayo, may kasama kayong iba, pero hindi kayo nag-text na. Hindi na po. Pero pag may kasama kayong iba, nag-uusap pa din kayo o as much as possible, iwas? Most of the time po kasi magkakahiwalay yung girls sa boys. So, hindi po talaga. Siguro kamustahan lang, ayan. Pero hindi na yung like longer talks na ano. Yung ano, syempre hiwalay na kayo. Yung first time na, syempre isang circle of friends kayo, di ba? Yung first time na alam mong pag pumunta ka dun sa ganap ng barkada mo, makikita mo yung ex mo, anong pakiramdam nun? Ano, parang for me okay lang naman po. Hindi ka naiilang na wag na lang din na lang muna ako sasama yung no, at first po kaya kinonsult ko din po yung friends niya no na kung okay lang ba kay Jim Boy na nakakasama niyo ako ganyan kasi syempre po at first bawal pa yung kasama ko si Jim Boy doon eh. So sabi naman nila okay lang naman daw and good friends din naman talaga sila. So may consent din from Jim Boy. Ganun din po sa very considerate Apo. Ka. Yes, pero ano po. Yun? Naging barkada mo ba sila? Nakapasok ka ba sa circle na yun because of Jim Boy? Yes. Yun tanong. Kunyari, di ba, meron ka naging grupo na naging grupo mo dahil dun sa boyfriend mo. Yes. Tapos grupo talaga yun ng boyfriend mo. Pero since mag-jowa na kayo, magiging part ka ng circle na yun. Yes. Pero pag naghiwalay kayo, kailangan ba humiwalay ka rin sa circle na yon o ikikip mo pa yung circle kahit kaya ka lang naman napunta doon dahil doon sa ex mo. Okay, kung kayo, anong gagawin nyo? No. Kung ikaw, ano, Darren, mo-order ka na naman. Kape na naman. Totoo, but paano mo nahulaan? Eh, nakita ko yung mukha niya talagang pising-pising kagaganon. Sabi niya, para sa ating lahat to. Oo, sama-sama tayo dito, Tevice. Hot Americano. Kung ikaw, meron ka bang ex na nasa same, na napunta sa circle mo because of you?
napunta sa circle. May gusto, group of friends. Siyempre, meron kong friends. Oh. Tapos siyempre, nakilala siya ng barkada mo. Tapos naging kagrupo niya na rin yun dahil sa'yo. Lagi naman. Kasi so, parang yun yung way mo na parang introduce sa mga kaibigan welcome mo. Welcome sila na to. Yeah. Nung naghiwalay na kayo, paano yun? Mahirap. Kasi siyempre, yung mga karamihan ng kaibigan ko, like we're all okay, pero siyempre, hindi na siya, naiilang na siyang makipagkaibigan so, pa rin sa friends ko. So, hindi na rin siya sumama? Oo. After nun? Opo. Friends pa din, pero hindi na siya yung kagrupo. Mm. Yung ganun. Hindi na tulad ng dati. Yeah. Siyempre nga nakakailang naman talaga. Inisip ko kasi kung anong ginawa ko dun. Pero na-realize ko, ay, di pala ako pinakilala sa grupo niya. Ay, talaga? Kung naging tropa mo ba? Oo. Pero ang ginawa ko, anong ginawa mo? Kinilala ko yung mga kagrupo niya. Oo. Ginowa ko lang. Para mas masakit? Oo, nagulat na lang sila. Mga, ay, isang buong team na yung jowa ko. Charot! Anyway. Hindi, pero ang awkward nga nun, di ba? Yung nasa isang... Oo, awkward yun eh. Lalo Yes. Sorry. Sige, go. Hindi, paano umabot na doon sa limbawa, may nagkaanak na yung magjowa, tapos ginawa ka ng ninang, ganun nakalalim yung samahan ng friendship ninyo. Parang hirap na lumayo. Sorry. Ang hirap din naman talaga yung ginawa kang ninang ng ex mo. Hindi. No. Yung kaibigan, di ba usually, di magkakaibigan. That's sobrang close. Halimbawa, si Zeus, tsaka yung girlfriend, nagkaanak, tapos ginawang ninang si Jazz. Yung parang... Correct. Todo na yung samahan ng friendship. Kahit gusto mo umiwas, hindi na puputol yung connection. Pero may kilala din naman ako. Na? Itago natin sa pangalang Sunburn. Oh! Sikat yun! Si Sakon lang. Charot! Sunburn! Wala siya ngayon. Sunburn! Nandiyan siya kanina! Nasa beach. Meron akong kilala. Bakit? Wala na sila. Hindi nyo kilala to. Wow, itago lang. Wala na sila. Pero bago sila mawala, nakapag-promise kasi sila na manunood sila ng Coldplay concert. Uy, bago lang yun ah. Bago lang yun. Pinaghandaan nila yon. Pero a few months before the concert, naghiwalay sila. Aray! Anong gagawin nyo dun sa binili nyong concert tickets na panalooli nyo together? Tapos sold out na, hindi ka na makakuha. Ibebenta mo ba yung ticket? At iba na lang kasama mo? O sasabihin mo sa kanya, pwede bang huwag ka na lang sumama, iba na lang isasama ko? O magkikita pa rin kayo? Kasi sila, ang ginawa nila, kahit wala na sila, hindi sila masyadong nag-uusap, they still went to the concert together. Okay. Wow! Tas team song nyo yung Fix You. Oh, iiyak ka no? Oh. Diba? My God, yung Coldplay na wala yung play. Oh, cold na lang. Cold Heart by Augie Alcacin. Yung ganun. Pero kayo, ganda pa din, diba? Kasi ibig sabihin, ganun ka-importante yung mga taong yun sa inyo yes. na kahit wala na kayo, you still keep the relationship yes. with your Grabe, friends. Grabe, ang mature. Okay ka lang. Nabibigla lang talaga. Yung lasing na lasing siya kagabi, tapos nilalabanan niya yung amats niya ngayon kasi may trabaho siya. Ang hirap din eh. Uminom kagabi para makatulog agad. Jim Boy, pagpasok mo kanina, nagparang nervous laughter ka para mawala ba yung tension yun? Sobra, Tigaril. Kasi sobra ang kinakabahan. Jim Boy? Kasi, ano nangyari? Parang sinong ano ganyan? Bakit tinatagal ba yung tension mo, Jim Boy? Kasi dressing room pa lang talaga, pinag-iisipan ko na talaga tutuloy. Kung isusuot mo yung outfit niya. Dressing room pa lang, pinag-iisipan ko na kung isusuot ko yung outfit niya. Parang meaning, couple outfit. Meaning din kayo. Nag-uusap ba kayo kanina uli ni Jazz? Hindi, Kuya Fong, hindi. Talagang nag-uusap. Magkasama kayo sa dressing room? Hindi. Ah, hindi. Pinaghiwalay talaga. Ni-request mo na naman na huwag mong isama sa akin. Hindi. Uy, grabe. Wala. Hindi, meme. Nakita ko lang na ganun suot niya. Sabi ko, alay, perno. Sumakto pa talaga. Kaya naman yung tawa. Hindi, gusto ko lang malaman kung paano ba kayo nagkakilala ang dalawa. Gusto kasi ni Jazz mag-hashtags din dahil. Bago siya nag-transition. Hindi, gusto ko lang makakalama. Paano kayo nagkakilala ang dalawa? We met noon pa. Tapos, parang pakilala lang, ganyan. Then, merong night out na nangyari with my friends, ganyan. Tapos, nagsama-sama kami. Tapos, nandun din siya. Tapos, dun nag-start na... Inaurahan ka ni Jim Boy that night. Baka po eh. Parang. So, what happened that night? Naging close kayo agad? Naging close naman. Pero we started friends din talaga. Pinormahan mo siya nung night na yun? Meme, oy.
Oo. Saan ko yung ano? Pasikot-sikot. Sayawan ba yan? Namin ka na napapaligiran ka namin, Jimboy! Oh naman, meme. Inaurahan mo siya agad. Oh, inaurahan ko siya. Sabi ko, ah, mukhang okay naman siya. Tapos sabi ko, siguro, dito lang mag-stay yan sa lugar na to. Hindi na mapupunta sa Manila. Pero tumagal kami ng 3 years pagkatapos sa amin doon. Ah, saan ba kinakita? Sa Boracay ho. Ah, wow. Inaurahan mo sa Boracay. Pero kala mo, ano lang yun? Hanggang doon lang. Stays in Boracay. Oo, yung gano'n, yung lande, di ba? Kung sa kunyari, may gimmick kayo, mag-out of town, mag-out of the country, maglalandi kayo, pero yung landi na yun, doon lang. So, nakala mo... Whatever happens in Boracay, sabi mo. Oh, stays in Boracay. Sa Las Vegas lang yun. Mababot na ng Boracay. Ayun nga po, pero ano, mga bata pa po kami nung time kasi na yun. And then, hanggang sa nakitaan ko siya ng potential, nakitaan niya rin ako ng siguro kabaitan, hanggang sa nag-click kaming dalawa, yun na, 3-9 na namin. Sige, 3-9 namin hanggang 3 years na napunta kami. 3 years, matagal yun. Years. Ano ba yung best thing about Jimboy Jazz? Siguro maalaga and mabait po. Ano siya eh, yung very probinsyano na ugali. Na, uy, kumalma ka lang. Okay, kinakaganyan nga. Minitenga mo, Jimboy. Minitenga ko nga. Sa susunod nga, pag may guesting ka sa TV, huwag ka nagpupurga. Malikot ba? Pili ko nagpurga. Nag-combant rin to kaninang umaga. Tapos ngayon yung nararamdaman niya ng epekto. Kaya di na siya mapakali. Okay. So, probinsya. Kasi probinsyano talaga si Jimboy. Yes. Bago siya pumasok ng Pinoy Big Brother, galing ka ng ano, Nueva Vizcaya ka ba? Vizcaya ho. Vizcaya. Kasi kaya probinsyano talaga siya. So, kaya may ganun siyang... Yung ano, yung mahiyain, simple-simple lang. Nagustuhan mo yun sa kanya. Yes. At saka, pina-feel niya sa akin yung parang normal na buhay. Talagang hindi magarbo, ganyan. Pero, ayun, pina-feel niya sa akin yun. So, parang very unusual yun sa akin. Bakit? Magarbo ba ang buhay mo? Hindi naman po. Ano lang naman. Yung mga simpleng pagluluto niya sa akin, ng mga masasarap na pagkain sa Vizcaya. So wala kayong ulam dati bago mo siya nakakalaya? Joke lang. Lalo na po yung mga gulay. Ayan. Ah, nagluluto ka pala, Jimboy? Oh. Yes, mame. Diyos ko. Magluluto ako. Hindi ka mag-apply dito. Walang assistant si Martin. We love Martin. Ano pagkain yung pinakagusto mong niluluto niya? Anong pinapakain niya sa'yo na paborito mo? Yung pang-Vizcaya. Oh, yun. Mga pakbet. Wow. Yeah. Oy, sarap yan. Galing pala magluto siya. Dining-ding. Dining-ding. Yung malunggay. Yes po, na merong isda. Dining-ding. Sa sobrang sarap. Papasandal ka na lang sa ding-ding. Ganon. Ikaw naman, ano naman yung naipakita mo sa kanya, feeling mo? Siguro din po sa pag-aalaga. Like, hindi ko naman siya pinabayaan. Lalo na pag yung mga simpleng pag-inom ng gamot, ganyan. Ah, sakitin ka, Jimboy. Hindi po kasi siya mahilig May maintenance ka. Mag-vitamin. Kasi ako... Kasi bata pa lang ito, may UTA na tatlo. Uy! Nasanay ho kasi ako na hindi ako nagtitake ng any vitamins po. Tapos yung mga gamot-gamot. Kumbaga... Gusto ko gulay lang, ganun. Tsaka pills. Fruits. So, hindi gulay lang, tsaka pills. Nagpapalakas siya ng tubos siya dati. Nagpills lang siya dati. Meron talagang ganun. Old school gusto nila gulay, fruits. Fruits, gulay. Natural way. Yes. Tama yan. Ganun. Maalaga. Nagpapakain ng gulay. Oy! Try mo kayo. Di ba naliligaw ka sa akin? Ganun, di na maalaga ka. Yes. Lagi mo ako pinapakain ng mga damo. Ah, sobra. Iba-ibang damo. Di ba? May Bermuda. Kaya ka nawalan ako ng boses sa best sa concert. Puro tuyo yung pinakain mo sa akin ng damo. Bad trip ka. So, yun. So, naging maganda ang relasyon nyo. Yes, Meme. Naging okay siya siguro nung medyo pandemic. Kasi nung pandemic, hindi ako nakauwi sa amin. Humingi ako ng permiso sa magulang niya na kung pwede akong makituloy sa kanila. So,
inadapt naman nila ako. Oh. Which is, naging okay naman po kami. So, kasi inabutan siya ng lockdown. Mm-hmm. So, hindi siya nakauwi ng Nueva Vizcaya. So, parang kinupkup siya ng family nila just para dito ka na lang muna magstay habang lockdown. Tama? Yes, mame. Yes po. Yes, bait ng family mo. Correct. Mabait, mabait. Sobra. Shoutout po, tito and tita. Yes. Very close din naman po yung parents ko sa kanya. Na-inlove ka talaga ng husto kay Jimboy? Oh, naman po. Ikaw, Jimboy, na-inlove ka talaga sa kanya? Sa akin po kasi ang salitang I love you, napaka-sacred po talaga sa akin. So, sino nagbasbas? Siyempre, sigat. Na sa akin po kasi, anong tawag dun? Once na ginawa kitang girlfriend, ikaw lang. Yung mga kakamtan mo sa akin yung faithfulness ko tsaka loyalty ko. Wow. Ganun ho kasi. Hindi ka talaga nagloko? Hindi ho. Siguro... Paano? Paano yung hindi po? Parang nagdalawang isip ka sa sarili mo. Nag-alaman ko. Hindi ho. The delivery matters. So, ewan ko, nagloko ba? Kasi hindi naman po. Siguro sa iba. Sa iba? Sa iba siguro. Pero ay, sa akin naman po, like, never ko siyang nahuli. Never na huli. Never na huli. Never siyang na huli. Hindi, since ngayon, wala naman kayo. Nagkaroon ba ng Maming cheating? Nagkaroon ba ng cheating but during sa inyong dalawa? Wala naman ho. Wala akong nangyaring cheating kasi siguro yung paghiwalayan namin, siguro kailangan namin mag-matured individually. Yes. Magkaroon ng progress sa kanya-kanyang karir naming dalawa. But ano ba nangyari? Bakit unti-unting lumamlam yung matamis na love story? Parang biglang nag-iba na yung daloy. Anong nangyari? Kasi po, di ba, nung pandemic, lagi kami magkasama. Then parang nung bumabalik na sa normal, naging busy na ako, naging busy na siya. So, hindi na po usual yung nangyayari. Mm-hmm. So, hindi na kami lagi magkasama. Ganyan. So, pag kailangan namin mag-communicate with each other, hindi na namin na pag-uusapan. Hanggang dumating na lang po sa point na parehas na pala kaming pagod. Then, ayun. And parehas na kayong pagod o parehas na kayong nasanay na hindi na pala kayo magkasama? Yes po. Oh. Parang okay naman, okay, nag-e-enjoy na ako nang hindi ka kasama. Yes. Kasi ho siya, ano eh, sobrang busy niya kasi nagtitake po siya ng law. And then ako, at the same time... Sobrang busy po niya kasi nagtitake siya ng drugs, ha? No, no! Hindi na busy sa board. Busy pala siya. Tapos nakulong po siya ng 10 years, kaya busy siya sa loob. Ito doon nagtitake ng low, ito nagtitake ng high. Oh, hindi! Low at high. Low yun, hindi low. Low! What's with a bird? She hit the floor. She hit the floor. Next thing you know. And low, 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 low. Okay. Busy siya kasi nag-aaral siya ng law. Ikaw naman, anong pinagkakaibisihan? Nung kasagsagan po noon kasi, meron po ang lock-in taping sa... Probinsyano. Opo, Provinciano sa teleserye po. Opo, opo, Probinsyano. So lock-in. Eh, nung panahon niya, mga lock-in, mga 2 months, 3 months, mga ganun, di ba? 2 months, 3 months po, meme. Walang uwian, hindi ka lalabas nung bubble. Lock-in eh, oo. Lock-in sila. Kaya nung time na yun, medyo nawalan kami ng time sa isa't isa. At the same time, kasi nung time na yun, talo po siya sa campaign. Kasi tumakbo po siya bilang konsehala dun sa kanila. So, natalo, siguro na-depress. Siguro nung wala ako sa tabi niya, yun yung time na nawalan kami ng... yung mga time na yun, hindi ka niya nakasama. Oo, oh, hindi mo siya, nasamahan sa mga pinagdadaanan niya. Yes, meme. Parang ganun. Kasi naka-lock-in ka. Yes, wala yung comfort. Kaya medyo mahirap rin po sa part niya yun at mahirap rin po sa part ko. Which is kahit, sabi ko ganyan, kahit gusto ko itang samahan, pero kailangan kong i-gawin tong trabaho ko para rin sa family ko at sa magiging career ko sa buhay. Tsaka hindi ka papayagan basta-basta umalis sa taping, no? That time. Oh, tatanggalin ka pag lumabas ka ng bubble. Siyempre, Kuya Coco yun. Si Direk Coco yun. Director nung time na yun. Respect pa rin naman po ako kay Direk Coco. Diba? So, how did you take that? Yung ganong sitwasyon na kailangan mo siya, medyo down ka, tapos wala yung boyfriend mo. Doon ko po na-realize yung worth ko. Na kaya ko naman pala. Nang ako lang,
ng without anyone. So, parang siguro gano'n na rin po yung na-feel niya na kaya niya rin naman pala. Kaya mo ba talaga o nasanay ka na lang nang wala siya? Siguro po nasanay. Tama po yun. Nasanay po talaga ako. Kasi, syempre, everyday campaign, house to house, then kinagabihan, parang walang taong mangangamusta sa'yo. So, talagang tinanggap ko lahat yun. Nang ako lang. Nang kausap ko sarili ko, ganyan. Kasi dumating din po sa time na parang di tayo nag-usap, di po kami nag-usap for a month, diba? Dumating sa time na yun. Mahirap kasi yun eh. Yung pag nagkaroon ka ng option, tapos na ikumpara mo kung saan ka mas komportable. Natikman niya yung independence. Correct, yes. Diba? Kasi pwede pala yung ganito, yung ako lang, wala muna akong jowa, wala akong iniintinding relasyon. Parang mas okay ako dito, mas kalma ako. Yes. Kaya nung nagka-time na magkikita kayo ulit, doon yun na nasabi sa isa't isa na parang mas okay na hindi. Opo. Paano kayo naghiwalay? May nag-away ba kayo? Nagkasakita ng damdamin? O it was a... Mutual. Mutual naman po. Pero siya yung nagsabi na... Initiate. Opo. Siya po yung nag-initiate nung breakup. So... Paano mo sinabi? how do you break your lover's heart? Hindi, syempre ako naman, bilang lalaki, hindi rin naman po tayo basta-basta mag-ipag-break ng... Sasabihin niyo, break na ito, para mo na lang rin pinagtabuyan yung babae pag ganun eh. So paano? So sinabi ko rin ho na maayos sa kanya na sabi kong ganyan, siguro kailangan na natin mag-iwalay para makapag-focus tayo sa kanya-kanyang karir natin. Nasaan kayo nito? Dalin niyo kami dun sa pangyayaring yon nung mga oras na yun. Nasaan kayo nung mga oras na yun? Ako kasi, nung time na yun, nung lock-in namin. Hindi, nung nag-usap na kayo, nung i-break mo na siya. Sa phone ba? Sa phone ba? Ah, phone lang. Phone lang. Finone mo. Kasi nga may pandemic. Hindi. Naka-phone call ako, pero nasa harap ako ng baybayin, nakaganyan lang. Katawag ko siya. Pag di mo siya pinunta. Gumawa ka pa ng magandang setting. Lagay ka pa ng baybayin. Alam mo naman nakikita ni Jazz yun. Okay. Jim Boy, bakit di mo siya pinuntahan? Kuya Bong, lock-in. Lock-in po. Pa rin. Oh. Lock-in po siya. So, then ako po, nag-unwind po ako sa ibang bansa. Habang ikaw ay nag-e-enjoy sa malayong lugar, tinawagan ka naman itong boyfriend mo para i-break. Ay. Paano mo nga sinabi? Jazz? Jazz. I love you, goodbye. Paano yun? Sabi ko, Jazz, siguro kailangan na natin maghiwalay. Gumaganyan ka din nun. Pero talaga. Ba't sana nakaganon ka na rin sa bulsa? PG. Hindi pa natakot sa isi Coco na baka ikaw na si Fernando po. Hindi. Ano po? Sabi ko naman, sinabi ko lang una maayos sa kanya. Sabi ko, Jazz, kailangan na natin maghiwalay dahil nga siguro kailangan mo mag-focus sa karir mo. Siyempre, mahirap yung pag-take mo ng law school. At siyempre, ako naman, kailangan ko rin mag-focus. Baka sakali makuha pa ako sa ibang teleserye. Yung totoo, were you doing that at that time for her? Kasi yung sinasabi mo, kailangan natin maghiwalay para makapag-focus ka, chu-chu-chu-chu. Yung para bagang ang desisyon mo ay ginagawa mo pang pabor sa kanya. O baka naman, sinasabi mo lang, pero ang totoo, kaya yung desisyon mo, kasi yun ang pabor sa'yo. Hindi ho, feeling ko mas pabor sa kanya yun. Kasi medyo nagiging toxic na kaming dalawa eh. Kasi mas nag-trigger kami bad sa isa't isa. Na, no? Oo, parang ganun. No? Kumbaga, parang pag nakikita ko siyang may nagagawang mali, napupuna ako. Pag may nakikita niya akong nagagawang mali, sobra na magalit. So, kailangan na namin itigil. Toxic yun. Na talaga. So, marami ng away. Bago man kayo mag-break, marami ng away. Si Britney Spears na ang favorite nila nung toxic na ang pinatikin ganila araw-araw. Nung brinake ka niya at nag-enjoy ka sa Bali, siyempre, fun yun. Bali, party, party yun. Oh, ang daming pogi sa Bali. Bigla kami din ako. Sino kasama mo sa Bali? Friends ko po. Ay, ang saya. Saya. Good for tapos you, Jazz. Friends. San ba yan? Sa Cagayan? Ha? Bali, dito sa Nueva Ecija. Highland Bali. Hi, Miss Gang! Hi. Highland Bali. Oh, anyway, nung tinawagan ka niya habang nag-enjoy ka, anong naging reaction mo? Parang, ha? Teka, pag-usapan natin to. Nasira ba yung trip mo o pagbaba mo? Guys, single na ako! Party! Labas mga angla! Party! 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 Up, down, up, down, up, down!
honest po, parang... Parang ready na din po kasi ako. Inantay ko na lang. Mm. Parang parating na talaga to. Yes. On the way na. Na-anticipate ko na. Mm-hmm. So, inaantay mo. So, were you relieved? Na-relieved ka ba nung, hi? Yes po. Oh. Kasi may ugali po kasi ako na parang hindi ko po kayang sabihin mm-mm. na ayoko na, ganyan. Kasi kung kumakapit pa siya, kakapit naman ako. But yun na nga po, siya na yung bumitaw, yes. Oh, tama so, nga. You did her a favor mm-hmm. sa ginawa mong yun. Kasi inaantay niya na yun eh. Hindi niya lang kayang gawin, kaya inaantay niyang ibigay mo sa kanya. Namanggaling sa iyo. So tama. Nararamdaman ko rin po kasi yun eh, mami. Mm-hmm. Siyempre, bilang lalaki, kailangan mong pakiramdaman rin yung kung pag hindi ka pa lalaki, ano pa pakiramdam mo? Kasi paulit-ulit bilang lalaki. Bilang bakla, sa palagay mo, paano yun? Yes po. Hindi, pero sabi ni Jazz kasi, sayo mo, kung kakapit siya, kakapit ka pa rin. Yes. Pero kung hindi na naman ganun ka... Kung wala ka nang nararamdaman. Ba't kailangan mo pang kumapit? Para kung hindi siya nagsalita. Siguro po kasi kung may way po para makapagsama kami, mapag-usapan namin ng maayos, siguro baka po ma-save pa. Oh. Pero parang tinadhana na rin po na malayo kami sa isa't isa. Para wala nang, alam mo yun, hindi na kami... Para magkaroon sa realization. Sabihin mo kung hindi siya nagsalita, ahaba pa yun. Hayaan mo pang magtagal pa. Opo. Kaya yun, dun yung nagsisimula na yun, kaya patoxic na nang patoxic yung relationship. Lagi kayo nag-aaway. Kasi sa totoong buhay, hindi nyo naman na talaga mahal yung isa't isa. Diba? Wala ka nang... Kaya konting kibot, iritado ka. Kasi hindi na ganun kalalim ang pagmamahal mo sa kanya eh. Konting kibot, pag-aawayan nyo. Kasi hindi na rin naman kayo ganun kahalaga sa isa't isa eh. Diba? Kaya siya lalong nagiging toxic kasi ang katotohanan, hindi naman yung mga issues talaga ang pinag-aawayan nyo eh. Pinag-aawayan nyo, wala na kayong nararamdaman sa isa't isa. Pero kumakapit kayo dahil lang sa nagkakahiyaan kayong mag-break. Pero kung break nyo yun, hindi siya aabot sa toxic, hindi aabot sa sakitan ng damdamin, sa physical pa nga. Diba? Hindi hahaba ang tag dito, yung sakit. Diba? Yan yung mga maliit na bagay, pinalalaki na eh. Oo. Toxic iritado ka na. Samantala na dating maliliit na bagay, napapasaya ka. Papasensya. Dahil mahal na mahal mo yung tao. Pero pag hindi mo na mahal yung tao, maliit na bagay, mag-iirita sa'yo. Diba? Kahit ngayon madikit ang... Doon ka nga! Walang sense, diba? Samantalang dati, kahit summer, nasa loob kayo ng kompor. Pawis na pawis kayo. Pero diba, kahit malamig, ang init! Ang nakit mo! Ganon. Irritable. Irritable ka. Pero since yun nga, naibigay mo, sa inyong dalawa, pabor yun sa inyong dalawa, nakalaya kayo. Kaya naman, naririto kayo ngayon kasi pareho kayong malaya at susuportahan yung isa't isa para magkaroon ng bagong makikilala. Yes. Single ka ba, Jazz? Yes po. Since nung kayong dalawa, naging single ka? Nagka-guy na din po ako after ni Jen. Mm-hmm. Ikaw, hindi ka pa nagka-girlfriend ulit? Same. Naging girlfriend ako yung guy? Hindi yung same guy. Basta ako yung same. Isang girlfriend. Tatsulok, ginawa mo yung jowa niya dati. Nagka-girlfriend ka din. Hindi yung meme, nagkaroon rin po ako, meme. Isang girlfriend. Isa lang. Kilala namin. Para. Feeling ko. Sumali din sa ano? Sa sexy day? Sabi mo alam. Sa Girl on Pile. Hindi po. Sa Miss Q&A po yung sinalihan niya dati. Oli ka na. Let's start the search. Yes, Jimbo. It's time to meet our searches. Searchy number one. Reveal. Yeah. Oh, whoa. Paano? What's up, mother people? Ako nga po pala si Juby, 23 years old. Ang small but terrible na rampadora ng Queen City of the South, Cebu City. Wow, si Juby. Hi, Meme. Rampadora. May pala. Oh, rampadora. Yung sarado pa yung bar, kumakatok na. What time pa kayo? Early bird. Oh, naka-lip tint na ako. Nauna pa sa bouncer. Tutulong na ako mag-ayos dyan. Buksan nyo na yung bar. Ano ba ibig sabihin ng rampadora? Nasa kalsada ka lagi? Hindi, may pagentera, ganun. Ah, rampa. 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 Yes. Rampadora nga. Mm-hmm.
literal na rumara. Yes. Marami ka ng fiestang sinalihan. Ay, marami na, kuya. Mga ilan na? Naghahanap ako ng banderitas eh. Nanalo ka na sa palo. Sa palo sebo, nanalo ko palo sebo. Hindi na. Sa boxing. Boxing ng mga bakla. May ganun dati. Nakailang boyfriends ka, Juby? Tatlo po. Serious lahat? Opo. Serious po lahat. Kamusta yung huli? It's not giving! It's not giving. It's not giving. Yun na pala reason not to break giving, up? Hindi daw nagpapadala. It's not giving. Hindi nagbibigay. Sumakabilang kondo eh. So, bye! Pinagpalit ka? Opo. Rumampa din sa iba. Pero kawawa siya, baby, kasi may jowa yung girl. So, boy, bye. Boy, boy. Kailan lang ba to, Juby? Kailan pa? Lang? Last month lang po. Oh, fresh! Po. Yes. Tapos, nandito ka na, searchy ka na agad. Walang hil-hil, meme. Walang hil-hil. Oh. Kung makikita mo yung ex na yun ngayon, kunyari, salubungan lang, tapos may chance kang makapagbigay ng isang linya pag nag-ganon. Anong isang linya ang bibitawan mo sa kanya? Habang rumarampa. Oo, no bad words. Lalakad ba ako, meme? Oo. Kunyari, magkakasalubong kayo, si Bong yung ex mo. Wow. Kunyari, kailangan ba pa sa pag-ganon nyo, masabi mo yung line na yon. Okay. Si Bong lang lalakad. Si Bong lang maglalakad. Ka. Rampa Dora, Juby. Hi, Juby. The serve. Tears of Bruce, the serve. Tears of Bruce, the serve. Hi, Juby. The serve. Baka ikaw, ano? Ikaw, Kim. Oh. Ay! Oh! Yeah, tanong ko lang naman, okay ba yung performance si Juby? Kimi, kasi taga Cebu rin siya. Oh, tignan ko, may matay. Tanong ko lang, okay ba yung performance niya? Maganda, magaling, Juby. As a fellow Cebuana, thank you for the support. Kono, huwag kayo na makaagad na. Kano'n yung kinalaglag? Oo. Ikaw, anong sasabihin mo sa ex mo na nakapanakit sa'yo dati? Kunyari, ako yung ex mo, magkakasalubong tayo. Thank you. Masakit yun! Masakit kasi hanggang yun? Sa huling sandali, di ba, may hiningi ka pa. Thank you. Kasi ito ako ngayon. Ah, mabait ka pa. Yeah. Ay, ako hindi maldita. Ikaw. Ako yung boyfriend mo. Ayan. May dumanda mo. Bato? Sinira pa yung moment. Lara oras ko. Sorry for your loss. Sorry for your loss. Parang namatayan siya, di ba? Sorry for your loss. Here's a sorry for your loss. And make up for a kiss. Iba yun. Si Kay. Karin! Sino nag-request? May bumulong. Alam ko na sabihin mo. Ako yung ex mo. Ayan. Dito ka, Kay. Ow! Pikilig pa! Ba't kinikilig ka dun? Magpapromote sana ako eh. Parang pinaway ko na lang. Parang kinilig sa'yo. Dokot kayo, puro kayo kalokohan. Guys, huwag muna kayo maingay. Okay lang. Bakit? Okay ka lang. Ang lakas ng amots nito, no? Sa'yo. Ganyan lang talaga si Jim Boy. Uy, alam mo ba bakit? Ayaw rin yun. De, pagod lagi yan. Oh. Kasi nagbubuhat lagi yan eh. Jim Boy. Yeah! May amas! Bakit may amas? Diba? Konting kibot eh. Hindi mo umiinom ng tubig. Gin ang iniim mo. Jimboy. Jimboy lad. Jimboy. Okay. So, Juby, may pick-up line ka ba para kay Jimboy? Meron pa. Jimboy, may mali ba sa akin? Bakit? Yan mo na. May tama naman ako sa'yo. Ay! Iba! Si Juby. Actually, may tama na ngayon si Jimbo. Grabe si Ruby, no? Si Juby! Grabe si Juby, no? Bakit? Wala, nagano lang ng tuwalya, pumunta na ng showtime. Nagtapis lang ng tuwalya, ng beach towel. What dress yan? Session number two, reveal! What's up, mo?
Malabon. Taga Malabon. Anong trabaho mo, Jody? Parañaque City po. Ah, sa Parañaque. Anong trabaho mo? Isa po akong model and artist po. Model artist. Oh. Daming ano mga minomodel mo? Any concept po. Kaya tinawag ko po yung sarili ko na Palavarn. Palavarn. Model, model. Okay. Nakailang boyfriends ka na, Jody? Dalawa po. Dalawa. Kamusta naman yung last? Yung last, hindi ko na alam eh. Baka mamaya na-dedo na. Lalo siyang updates. Para. Na-dedo na. Okay, Jody. May pick-up line ka ba kay Jimboy? Meron po. Okay. Hi, Jimboy. Hi, hi. Sana chinelas na lang tayong dalawa. Bakit? Tapos magsampalan tayo. Para kahit mawala ang isa, hindi ka na pwedeng ipares pa sa iba dahil hindi talaga babagay. Ay! Iba si Jody. Iba. Chininelas ka ni Jody. Anong chinelas yan? Rambo? Yun ang masarap pag ano ka, oh, nagtag dito, tumbang preso. Iba ang talsik ng Rambo, no? Baka palsuelas. Oh, oh. Dati ang mga social sa aming chinelas, yung mga islander, ninanakawin sa labas. Kaya pag islander chinelas mo, hindi mo iiwan sa labas ng pinto kasi nanakawin yun. Oh, mahal yun eh. Correct. Hawak ba yun? Oh, bongga yung Rambo, may kasamang brief yun ipag bumili ka ng dalawa. Search number 3, reveal! What's up, madlang people? Ako nga po pala si Gracia, 23, ang strong independent ng Mandaluyong City! Strong independent, wala kasunod. Strong independent. She's strong and independent. Si Gracia, ayan. Pang-apelido niya yung Gracia. Ano yung pangalan niya? Taong. Taong Gracia. Akala ko pangalan niya, this. Wow. This Gracia! Oh. Hoy! Paborito mo yan. Hello. Gracia? Oh. Bakit? Kasi nga, Gracia. Kakainin ko yan! Okay ba yan, Ogie? Okay ba yan? Maganda, pero yung nanggaling doon, wali. Aling galing doon? Disgracia. Yung disgracia? Oo. Bakit? Disgracia. Parang siniraan mo pa yung babae. Hoy! Hindi kita pinakailan sa'yo. D.O.M. ka dyan. Ano ba dapat magandang ano doon sa gracia na joke? Ha? Humingi ka pang bulong, ha? Meron dito. Go, Amy! Ano? Grass shopper. Hoy, mas wale yon. Mas wale ba yun? Sorry naman. Pasensya na. Pasensya na. Oo. Okay, so Gracia, anong pinagkakabalan mo sa buhay? Isa po akong full-time live streamer po. Live streamer. Oh. Ano sinistream mo? Games? Ano? Hindi po. Entertainment po siya. Para po siyang Kumu, ganun po. Okay. Kanta, sayaw, ganun. Nakakapaus din. Kasi super chika kayo dyan. Opo, eh, no? Yun po. Medyo pagod din po. Although hawak mo naman yung oras mo, but nakakapagod, nakaka-drain po dahil yung mga viewers, kailangan mo din silang entertain, kailangan mo mapasaya sila. Pinakamatagal mo na nag-stream? Ilang Magti-3 years na po this year po. Oh, walang hinto yan, ha? Year, dire-diretso yun. Kaya gusto kong humingi ng patawad sa GMA kasi naka-stream po ako, hindi ako nagpaalam. Pinaka-max po is 3 hours, pero pwede naman po kung 24 hours kung gusto mo pong mag-live po. Yeah. 24 hours. Wow. Gandang racket din yan. At least hindi siya pumapayag na yung oras niya, inasasayang lang. Yeah, hawak na. Kumikita siya sa oras na yun. Gracia, anong pick-up line mo para kay Jim? Kasi masakit yung tuhod niya. Kanina pa siya ganyan. Kinakabahan lang si Jimboy. Ang dami mong nararamdaman, ano? Si Pipili nga siya. Papalakasin natin. May maintenance ka na ba? Wala. Kulay lang. Go, Gracia. Chimboy. 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 Dati pa siya chimpanzee. Kaya ang pangalan niya ay Chimboy. Jimboy. Jimboy. Langka ka ba? Ano? Bakit? Kasi langka. Katulad ang pag-ibig na ibibigay ko sa iyo. Oh, yeah. Langka. I love langka. Bagay pareho lasing. Pareho may amats. May sarap ng langka. Oo, parang... Jong? Yes, boss? Langka ka ba? Bakit? Kasi langkatorya ka eh. Langkatorya-torya ka eh. Paano pag sinabi siya yung... Wala. Jazz! Base sa kanilang mga dating, sa vibe nila, sa energy na nilalabas nila, sino sa kanila yung
malakas yung dating na feeling mo may dating din para kay Jimboy? Si number one, si Juby. Bakit? Bakit siya? Bakit? Very simple yung face niya. Akala Morena. Morena. Wala lang. Feeling ko mayiging friend ko siya. Hindi kayo naging mag-jowa. Mahilig ba si Jimboy sa Morena? Hindi, paiba-iba kasi yan eh. Oo, minsan may bigote, gusto niya. Pero bagay sila, kasi para sila moreno at morena. Taray. So, para kay Jazz, sa ex mo, feeling niya daw okay sa'yo si number one. Pero syempre, ibabase mo yung mga bibigay mong green flags sa mga sagot nila sa katanungan mo. Kaya naman, simulan na natin. What's your first question, Jimboy? First question, ano yung isang bagay na pangarap mo? First question. Ano yung isang antok na antok eh. Bumebuelo lang si Jimboy. Ito na punit eh. Namulay yung ganyan. Go, Jimboy. Ano yung isang bagay na pangarap mong gawin para sa'yo ng manliligaw mo? Ano po? Pangarap kong ligawan sa beach. Sa dagat po. Ano na? Pangarap ko pong maligawan sa beach with the sunset and with the flowers, wow, with the candles, ganun. So bawat ligaw niya sa'yo, dadaling kanya sa beach? Opo, kung maaari. Pati ka magpaligaw sa manging isda. Sunset vibes. Chubi, ang dami kong huli ngayon. Thank you. Ayun na, palubog ng araw. Tingnan natin. Ano meron sa beach? Ba't gusto mo sa beach ka nililigawan? Iba po kasi yung presence na binibigay ng alon sa'yo, Meme. Yung sound waves, yung hangin. Meron sa Spotify niyan, Juby. Pero meron yan. Gusto niya magdagat eh. Sound wave? Iba yung umaalon yung sound. Tsaka summer ngayon eh. Parang gusto niya ngayon na. Gusto niya may experience maligawan sa beach, Jody. Pangarap ko po, maligawan ako in front of my family. Habang nagpapa-x-ray sila. So, akit ang ligaw. So, never mo pang na-experience yun? Hindi po. Kasi before po kasi sa mga exes po. Tsaka yung usap po kasi talaga dati, parang nag-start sa puppy love hanggang sa message lang, kayo na, tapos pag magkikita, ganun po. Mm-hmm. Gusto ko pong ma-experience na in front of my family para as long na while nililigawan niya po ko is makilala rin po siya at makilala po yung buong pagkatao niya ng aking pamilya po. Medyo formal. Pwede. Ano yun? Talagang dati yun ang ginagawa. Traditional. Diba? Traditional. In front of your family. Mm-hmm. Bakit hindi po yun at the back of your Gracia! Siguro po, sa Antipolo, sa overview po, gabi. Para mas calm po, para mas makapag-deep talk po kami. Overlooking? Wow. Opo. Antipolo. Kasi deep talk din sila. Sa cloud na yun, nagpunta si Ryan dyan. Ay, oh. Cloud nine, di ba? Kami ni Paula, doon kami. Akyat kami yung gumagalaw yung tulay. Hanging bridge. Kasi gumagalaw yung tulay. Tulay. So, yun ang gusto mo. Para kakaiba naman. Kasi di ba lahat laman po tayo, nami-meet po natin sila more on sa gimikan, more on message. Ayaw mo na yun. Opo, parang syempre po, hanggang tumatanda tayo, mas gusto natin, mas intimidate po yung pagkilala natin sa ibang tao. Ma-intimate yung ano. Apo, intimate. Na maganda ang view. Correct. So, Jimboy, base sa kanilang mga sagot, sino sa kanila ang bibigyan ng first green flag? Siguro yung number two po. Yung manliligaw sa harapan ng pamilya. Bakit? Sa parents. Kasi mahalaga pa rin sa akin yung parents ng liligawan ko eh. Kailangan pasado. Ako kasi sobrang old school ako eh, na tao. Kumbaga, ano bang school mo na elementary? UST. Old pala rin. Kumbaga parang yun po. Tsaka pa, walang ano yun, hindi magastos, hindi ka na pupunta sa beach, hindi ka na pupunta ng Antipolo. Pwede. Kaya lang, alam mo, kasi siya nakatira. Saan? Sa Aklan. Sa Kalibo. Ang layo. Para ka rin nagburakay. Pero walang malayo sa pagmamahal. Ay, tama. Wow! Grabe na, makala mo naman talaga. Lumipat ka pa, punta ng Mars para sa babae. Okay, congratulations, Jody. Ang first green flag ay napa sa iyo. Pasado ba yung decision ni Jimboy sa Jazz? Okay sa'yo yun? O meron kang iba sanang, na sana yun ang pinili niya? Meron po. Sino?
Si Juan pa rin po. Naka-stick ako kay Juan. Gusto mo rin yung mga ganda niyo sa beach? Doon din po kami nag-start. Sa Boracay. Same story. Sa Boracay. So kailangan may mga ka-ex-deal kang mahanap dyan. Para libre ang kwarto. Next question. Next question. Next question. Jimboy, next question. Yes. Susunod na tanong. Ikaw yun, Jimboy. Ikaw na. Okay. Kung artista ang jowa mo, mas gusto mo bang public o private ang relationship nyo? Okay. Juby. Kung artista po yung magiging jowa ko, mas maiintindihan ko pong private tayo. Kasi... Hindi. Kung ikaw ang nagdi-decision, anong gusto mo? Private po. Or private? Private po. Bakit private? Kasi alam ko yung kalakaran eh. Alam ko yung business is business. So, mas mabuti yung confident ka na to go out there to, alam mo yun, to attract more projects. At the same time, ganun din yung gagawin ko. Hindi naman yun secret eh. It's a private. It's different from secret. Alam namin, Juby, huwag mo sabihin sa amin. Parang di namin alam na magkaiba yung secret tsaka private. Private grabe life siya. And not sorry, a secret life. Iba yun. Life. It's a different... Ginanong tayo. Para bang hindi natin alam. Oh. Balavard. Huwag mong piliin yan. Tuka na para tapos tayo agad. Charot. Ano bang private or resort? Oh, kasi gusto niya talaga sa beach. Jody, private or public? Private po, kumpara sa akin po. Kasi po, para maiwasan na rin po yung mga toxic na tao, di lang sa social media, para na rin po sa real, ano po talaga. Kumbaga, kada away po, madalas po kasi sa relasyon is madalas mag-away. Lalo na pag pinablik nyo po, panay-post, ganyan, parinigan. Mm-hmm. Kaya mas gusto ko po yung private, para kaming dalawa lang po. Thank you, Jody. Gracia. Para sa akin po, siguro ife-flex po, kasi parang, ako hindi never din naman po ako na-flex po ng exes ko. Kaya po parang, ngayon po gusto ko po, kung talagang kami na po talaga is, gusto ko po maranasan po kung paano po pine-flex sa social media, gumagawa ng reels, gumagawa ng mga TikTok, ganun po. Guess. Kasi niya ma-feel, ma-experience. Jimboy, base sa mga sagot, kanino ang second green flag? Siguro sa number one, ho. Number one. Bakit? Yeah. Kasi, ayun, mabuti nang maintindihan niya yung trabaho natin, di ba, Meme? Kasi, privado. Privado lang muna, siguro. Jazz, masaya ka ba na napili niya na si Juby? Yes. At last? Yes. Yes. Third question. Third question. Okay. Kapag ilang araw na kayong hindi magka-message ng jowa mo, titisin mo ba hanggang siya ang unang magparamdam o magkukusa ka na? Oo. Oh, kunyari, ilang araw na hindi pa kayo nagtitext. Hindi nagpaparamdam. Titisin mo ba, antayin mo bang siya ang magtext sa'yo? Oh, ay, hindi. Give na ako. Dead man ako sa pride. Dead man na po ako sa pride. Kasi first and foremost, hindi mo naman minahal yung tao para makipagtiisan. Minahal mo siya para intindihin siya, para kamustahin siya, para malaman din yung side of story niya. Kasi... paano kayo magkakaintindihan kung walang mamamagitan po? Paano kayo mag-work kung di ka po magko-compromise? So, kalimutan mo yung pride, unahin mo yung mahal mo. Oh. Jody. Sa akin po, titisin ko na lang din po yung pride. Kasi mas gusto ko po, mauna na lang po akong mag-message. Gawa ng, hindi po matatapos ang problema nyo kung hindi nyo po susolusyon ang pareho. Kaya mauna po akong mag-update sa kanya. Oh. Babaet, gracia. Ibahin mo para maiba tayo. Siguro po, ako na rin po mag-purpose mo po na ano. Kasi ayoko rin po na parang may sama ng loob po na, kunwari yung karelasyon ko. Ayoko po nung di kami di nag-uusap, hindi na pagkakaayos po yung problema po namin. Mm. So sila, lulunukin ang pride. Ginanga-text na nga ako. Bakit? Hindi, di ba si, ganun daw sila? Oh. Sila mauna. Sila yung mauna, ikaw. Oo. Ha? Ay, ako din. Hindi ko kaya yung ano. Yung, kunyari, di ba lalo na kung magka-away kayo, tingin ka ng tingin sa phone kung nag-text na siya o at least nag-miss call. Ikaw din naman ang stress. Correct. Ikaw na yung tumawag. Kaya lang ang sakit yung pag tinawag mo, dined maka pa din. O kaya nireject yung call. Yes. Ay, rineject yung call. Mm-hmm. Pero at least... you tried. Ano at least ay ang sakit? So, last green flag, Jimboy. Kanina mo ibibigay? Nakaisa na si number one, nakaisa na si number two, wala pa si number three. Sino ang bibigay mo ng green flag? Pag number din pinili mo, nasan sa'yo yun?
Pero makakatikit siya, Rot. So, one, two, or three? Okay, number one. Hi! Hi! Talaga? Gusto mo talaga yung one? Nagustuhan mo yung sagot niya? Mag-overtime na tayo. Hindi, meme. Kahit mag-overtime, muna tayo magagawa. Kailangan, buhay mo yan, baliw. Hindi, meme, sa akin, sige, game tayo sa number one. Actually, gusto ko rin yung number three, sagot niya. Pero, para mas taos po sa akin yung number one. Yeah. Oh, mas sincere si number one para sa iyo. Okay. So, si number one, si Juby, nakadalawang green flags. Pero bago yan, heto muna mga searchy na hindi mo napili, Jimboy. Searchy number one. Ah, searchy number two. Pakilala ka na. Hi, Jimboy. My name is Jody. Thank you kahit di mo ako pinili. Alam kong mas mapapabuti rin kay Juby dahil understandable nga naman siya sa bawat sagot niya. More opportunity and stay pogi. Thank you. Thank you, Jody. Eto naman ang isa pang searchy na hindi mo napili. Magpakilala ka na. Hi, Jimboy. Sana maging worth it yung pagkakilala nyo dito. And yun lang. Thank you. Welcome. Thank you. Bago kayo magkakilala ni Juby, may special na mensahe sa'yo. Ang ex mo na si Jazz. Thank you, Jimboy, for 3 years. And ayun lang, I want you to know na I'm grateful. Ang dami kong natutunan, and syempre hindi tayo magiging strong. Kung hindi tayo magiging strong like ngayon, kung ano tayo, kung ano pinapakita natin, kundi dahil sa relationship natin. And lastly, always remember mag-pray ka lang lalo na pag kailangan. And nandito lang kaming friends mo. Thanks, Jazz. Siyempre. Jimboy? Jimboy, meron kang gusto sabihin ako kay Jazz. Ako naman, sa'yo, Jazz. Siyempre, pagpatuloy mo lang yung nasimulan mo, yung pag-aaral mo. Alam ko, in the future, maging future attorney ka. And then, kung may mga dumating man na unos, kayang-kaya mo yan, labanan. Yun lang. At siyempre, mag-pray ka lang lagi. And God bless you. And God bless din kila Tito and Tita. Jazz, punta ka na kay Juby. Anong message mo para kay Juby? Hi, Juby. Sana maging friends tayo. And sure! Alagaan mo si Jim. Okay naman, Juby. Palitan mo na ang pwesto ni Jazz.